tira dyan, eh. Jo, go with Baba. Oh, look the way, oh. Where's Baba? He went in the office. Hello. Yeah. Yeah. Dito sila nag-assembly. So, hindi ko alam mga estudyante dito. Ito yata yung mga bagong ano. Mag-e-enroll. Ria! Ito, oh. Dami nila, oh. Ria! This side only! Come here. Ria! Ito yung harapan ng school nila. Oh, tsa. Mga madre. Ay, yung mga nag-aantay guys. Appointment din today. Ah. Incoming nursery playgroup. Ria! Kiss guy. And the teacher will ask you, what is your name? Ria. Ria what? Ria Pantaya. My name is? Ria. What is it? Oh. Ria what? Achoo. Sipon. How old are you? 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 I am 3 old. Years old. Don't do that. That's dirty. Naantay kami ng tawagin. Dito rin si Rishika. Ay, may langgam. Saglit. Here, there's so many. Rishika, you're turning what? Turning class what? Class 1. Are you sure you will pass UKG? When is the result? Welcome. Come out on Sunday. We'll return here on Sunday. Ayan, meron silang sarili nilang church. Dito guys. Oh. Which class here in the Mati, in this side? Ah, grade 3. Ayan, grade 3. Yeah. Grade 4, grade 5. Oo. That one. That one. Class? Ah, this is 9. Class 9. Class 9 is Dada. This all staff room. All staffs there. All the teachers. Where are you taking the picture? This side or the other side? This side will take the picture. Ito yung church nila. I'll show you where the class 9 nasa baba. Parang baliktad. Dapat yung mga matataas na class nasa taas. The boys toilet is there? Oh, may library doon sa taas. Library. Have you been to the library, Rishika? What is library? Library. You will read the books. You will research. No. Ito yung church. Or a pleasing smile is often enough to raise up a sudden and wounded soul. Merit does not consist in doing or giving much, but doing or giving with great love. Man, natakbo. Ang laki ng pinayat niya, guys. Ria. Mami, tani rin mo. Your turn na, Ria. Tani rin mo. Not yet? Tani. May lumambit na kay Ria. What's that? Say, what's that? Look, where's the aunt? Still. Oh, this one daw. Cool. What's that? That's aunt. Aunt. Oh, there's aunt there. Gulo-gulo mo. Kulit-kulit mo. Lago to baba. Don't run. Don't run. Just walk. Walk only, ay. Wala talaga siyang balakang. Yan ang mana niya yan sa tatay niya. Ito naman sa akin. Malaman si Rishika. Go.
pakpak. Kung ano yung kipinapayat ng isa, ito naman yung kinalaman niya. Yep. Antay-antay pa din kami. Siyempre ngayon, mga college lang may pasok ngayon. So, ito yung mga bus, guys. Yan yung stage sa likod. Dito si Rishika. Ito yung classroom niya. Yung UKG, Marigold. Ria, come! Sarado, siyempre. Let's go! Ria! And dito naman, napakita ko na sa inyo last time, dito yung nursery and playgroup. Dati walang mga ano dito, upuan, bangko-bangko na yan. Ngayon meron na para sa waiting area. And ito yung, this is college, right? Where's Didi? Ilish ka, Didi. Say na. ito yung bagong tayo nila para sa college, guys. Where is Rias? Ito yung para sa nursery and playgroup. That is, parang they're doing the mati, no? New one? Before you went there, no? It's not yet open, right? It's new one, right? Yes, that is the new one. Ginagawa nila. Ria, it's not open! Come here! Natalaw din. Come na! Let's go! No! You will see when you will be... kapag natanggap ka, you will still be interviewed. Depende kasi siguro maraming... Mommy, that is... Marami sigurong estudyante, kaya ganito. Kasi last time, saglit lang kami sa principal. Konting usap lang. And ngayon, talagang marami. Maraming enrollees para sa nursery and playgroup. So, need naming mag-antay. And sana may slot pa. And matanggap si Rishi, si Ria. A few moments later. And guys, ayan yung napanood ninyo is yung aming pagpunta kahapon sa school nila, Rishika and Ria. So, same school nga po sila, guys. Para isahan na lang. And kahapon nga yung schedule namin para sa interview for admission para dito kay Ria. So, for nursery. So, kahapon nagkaroon lang ng konting interview. And ayan, tinanong yung pangalan ni Ria. Kung nakasagot ba siya? Oo, nasagot naman niya. Sabi niya, I am Ria Bataray. So, yun. And nagkaroon ng konting practical exam. Yung meron ipapasulat sa kanya, tinignan din, inassess din yung bata kung hanggang saan yung, kung ano yun na yung mga kakayanan niya. So, yan, paano siya makipag-interact, ayan, and yung pinasulat sa kanya is kung napafollow na niya yung alphabet, kung kaya niya nang isulat. So, kaya niyang isulat, kaya niyang comprehend. Pero sa case kasi ni Ria, guys, hindi pa, so, ang tinuro ko sa kanya yung pagte-trace muna. So, yun muna yung basic para later on magamay na niya, makuha na niya yung tamang pagsulat. So, yun. Pero tuturo naman yun syempre sa school nila. So, yun. Nakakapag-identify naman na siya ng letters, color, shapes. Ayan, alam naman niya. Though yung alphabet, hindi pa talaga totally buong alphabet is alam niya. Pero, yun nga, paunti-unti, and tutulungan ko rin naman siya na mapag-aralan yun. So, ayun. And yun nga, kahapon, dapat magbabayad na kami, pero wala pa kaming pangbayad kasi sobrang laki, guys. Sobrang laki, nakakaluna. Ang hirap magpaaral ng estudyante, guys. And sobrang hirap, syempre, lalo sa tatay nila. Kasi syempre, siya yung nagtatrabaho. And ito na, dalawa na yung estudyante namin. So, sobrang laki ng tuition fee, guys. Wala naman akong work. So, kailangan natin magpakabait muna. Huwag tayong pasaway kasi malaki-laki ang babayaran ni Baba. So, ayun, kailangan magtipid-tipid. Hindi ko alam, sa preschool, sobrang laki ng bayarin, guys. And yung kay Rishika, hindi pa namin alam kung magkano kasi bukas pa lang yung labas ng result ng exam nila and kung ano yung naging performance niya the whole year. So, yun.
So, bukas ko malalaman. So, hindi ko alam kung kailan mabayaran ni Baba yung sabi ni Rhea, pero naano na siya, naisulat na siya for admission niya. So, yun. Kinuha na lang namin yung form, pipil upan na lang, tapos babayarin yung tuition fee through bank transfer na lang. So guys, share ko lang sa inyo kahapon, nung may pinapasulat kay Rhea, hindi siya masyadong nakapagsulat. Kumbaga, yun nga, lines-lines lang, pero konti lang yung naisulat niya, and yung C dapat na alam naman niyang isulat, hindi niya nagawa, mga straight lines lang yung nagawa niya. Nahiya siya, tahimik siya kahapon. So, nung umuwi kami, tinanong ko siya, bakit hindi niya pinalo yon, bakit hindi niya ginawa yung C, alam naman niya. Sabi niya, you mommy teacher. So, yun pala, ang follow lang niya, ako lang. So, sabi ko sa kanya, anak, hindi, kapag nasa school ka, meron ng teacher na magtuturo sa'yo. Si mommy, sa bahay lang, siya lang yung magtuturo sa'yo pag nasa bahay ka. So, yun, sabi niya, okay. So, yun pala yung dahilan. And, yun nga, yan lang yung i-share ko sa inyo ngayon. Yan lang yung video natin, guys. So, abang-abang na lang po sa mga susunod nating uploads. So, sa May 9, both wisely po tayo dyan ulit sa Pilipinas. And, yun, thank you po ulit. God bless everyone. Bye.